Mahigit isang buwan bago ang Pasko, naglabas na ng suggested retail price ang Department of Trade and Industry para sa mga noche buena item gaya ng ham at saka yung queso de bola. Pero nang mag-inspeksyon sila sa ilang pamilihan, may ilang presyo na mas mataas sa SRP. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 6 na buwan ang walang trabaho si Nicole kaya tiyak na matipid daw ang handa nila sa Noche Buena. Babawasan na lang namin para magkasya yung budget na meron. Ngayong pandemic mahirap magkumita ngayon. Si Shane naman nagsara ang computer shop dahil sa pandemya. Kaya ngayon pa lang, nag-iipon na siya para kahit paano'y may maihahanda sa Pasko. Come on, natural na panghanda ng mga Pilipino talaga yan eh. Si mga ngayon, magtatabi-tabi na para makabili. Nauunawaan daw ng Department of Trade and Industry ang daing na mga mamimili. Kaya kahit mahigit 100 ang produkto ang humirit ng taas presyo, hindi raw muna ito papayagan ng DTI. Ngayong araw, inilabas nila ang suggested retail price sa Noche Buena items. Depende sa brand at dami, naglalaro sa 135 pesos hanggang 1,025 pesos ang ham. Ang mga sangkap sa spaghetti gaya ng pasta, macaroni at tomato sauce, nasa mahigit 12 pesos hanggang 98 pesos. Habang ang mga palaman tulad ng queso de bola, mayonnaise at sandwich spread, nasa 21 pesos hanggang 539 pesos. Pero sa inspeksyon ng DTI sa ilang pamilihan sa Quezon City, may ilang mas mataas sa SRP ang presyo. We'll give them siguro mga 3 to 5 days para matapos nila lahat yung adjustments na kailangan nila gawin. Ayon sa Department of Trade and Industry, ngayong magpapasko, i-rollback ng ilang mga manufacturers ang presyo ng mga Noche Buena items sa presyo nito noong 2019. Napakiusapan natin na ibalik sa 2019 prices for 2020 Christmas. Kasi alam naman natin yung sitwasyon natin, makatulong lang sa consumers. Ayon sa DTI, sapat ang supply ng mga produkto. Ito rin ang siniguro ng mga supermarket operators sa bansa, kaya wala raw dapat ipag-alala kung wala pang budget sa ngayon. There's an oversupply right now. Makikita niyo maraming items on sale, no? Kasi probably expiration is March next year, February next year. Pero sa kilalang tindahan ng hamon sa Quiapo sa Maynila, tumaas ng 40 pesos kada kilo ang presyo nito. Kasi mahal ang baboy. Tsaka mahal din po yung mga ingredients na ginagamit sa ngayon. Pwede namang 1/4. Para makakabili rin lang kahit paano. Kaya naman ang ilang mamimili, gagawa na lang daw ng paraan para may mapagsaluhan pa rin sa Noche Buena. Magkaroon lang ng spirit of Christmas. Bibili din, maghahanda rin kahit paano. Kahit konti, pang ano lang, mapagsalu-saluhan lang. Tradisyon na namin, minsan-minsan, matikman ng isa. Sa ano, once a year lang naman, hindi naman lagi. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.